Nagagalak ako at makakasama ko na naman kayo sa isang adventure na kung saan ay marami kayong matututunan. Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Bien Makahito, ang inyong magiging guro sa Pilipino. Halina't tuklasin at buksan ang mga kaalaman na dapat ninyong malaman. Oo, ikaw nga. Bigyan nyo nga ako ng 2 thumbs up. At patingin ako ng inyong 2 thumbs up. Magaling! Bago yan, atin munang alamin ang mga layunin natin sa ating pag-aaral. Muna, nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggan na basang pabula, kwento, tekstong pang-impormasyon at usapan. Ikalawa, napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng nakalarawang balangkas at pamatnubay na tanong. At ikatlo, naman ay nabibigyan ng kahulugan ang kilos at payag ng mga tauhan sa napakinggang pabula. Bago tayo dumako sa ating aralin, mayroon lamang akong katanungan sa inyo. Nakanood o nakabasa na ba kayo ng isang kwento na ang gumanap ay isang hayop? Sige nga, isulat nyo sa kwaderno ang inyong kasagutan. Magaling! Ito ay tinatawag nating pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya ang mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Katulad ng leyon at daga, pagong at matsing, lobo at kambing, kuneho at leyon. Ngayon, tingnan natin ang inyong paunang pagkakaunawa. Magpapakita ako ng mga ilang larawan at subukan ninyong hulaan sa loob ng 5 segundo. Para sa unang larawan, tama, ito nga si Dagang Bayan at si Dagang Bukid. Para naman sa ikalawang larawan, tama, ito nga si Pagong at si Kuneho. Para sa ikatlong larawan, tama, ito ay si Pagong at si Matsing. At para naman sa ikaapat na larawan, tama, ito ay si Leon at ang Daga. At para naman sa huling larawan, tama, ang Langgam at ang Tipaklong. Bigyan nga ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Batid ko na ilan sa mga ito ay inyo nang nabasa at napanood na. Ngayon naman ay may mga tanong akong iiwan sa inyo. Ito ay sasagutan natin matapos nating mapanood o mapakinggan ang ating kwento sa araw na ito. Para sa unang katanungan, bakit nanahan sa puso ni Kik ang kalabawang inggit? Pangalawa, ano kaya ang magiging bunga ng pagiging mainggitin ni Kik ang kalabaw? Ngayon, bago natin simulan ang ating kwento, narito lamang ang mga pamantayan o mga dapat nating tandaan habang tayo ay nakikinig o nanonood ng kwento. Una, ibigay ang buong atensyon sa kwentong pinapakinggan o pinapanood. Pangalawa, tandaang unawain at isapuso ang mga kaisipan ng kwentong napakinggan. Ikatlo, isulat o itala ang mga mahalagang impormasyon upang hindi ito makalimutan. Mukhang handa na ka kayo sa ating pakikinig sa araw na ito, halina't pakinggan ang kwento na ating papakinggan. Nainggit si Kikang Kalabaw. Sa isang malayong nayon sa bayan ng Maribuhok sa lalawigan ng Surigao, ay may isang masipag na magsasakang nagngangalang Mang Donato. Si Mang Donato ay tahimik na namumuhay kasama ang kanyang pamilya at 2 alagang hayop, si Nakikang Kalabaw at Basyong Aso. Si Kikang Kalabaw ang katuwang ni Mang Donato sa bukid. Masipag ito sa pag-aararo at wala ring reklamo sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, kaya naman mahal na mahal siya ng kanilang amo. Laging may nakahandang sariwang damo at malinis na tubig para sa kanya si Mang Donato.
Binibigyan din siya ng pagkakataong maglublob sa putikan, lalo na kapag kainitan ng araw upang maginhawahan ang kanyang katawan. Sa gabi naman ay nagpapahinga siya sa isang kubong malapit sa bahay ng mag-anak. Sa kabila ng maayos niyang kalagayan ay hindi masaya si Kikang Kalabaw. Nakikita niya kasi kung paano't pratuhin ni Mang Donato si Basyong Aso. Kasama siya ng kanilang amo sa loob ng bahay. Wala rin ginagawa ang aso kundi kumahol at kumawag ang buntot kapag dumarating sila ni Mang Donato mula sa bukid. Tuwang-tuwa na mga haplusin ni Mang Donato ang mga tenga ng aso. Magpapakandong ang aso kay Mang Donato at saka siya hahalik-halikan nito na labis namang ikinatutuwa ng amo. Puti pa si Basyong Aso! Ang madalas maibulong ni Kikang Kalabaw sa sarili. Nasa bahay lang siya at hindi nahihirapan sa bukid katulad ko. Subalit mas mahal pa siya ni Mang Donato kaysa sa akin. Dagdag na himutok pa nito. Habang tumatagal ay lalong lumalaki ang inggit ni Kikang Kalabaw sa kapwa-alagang si Basyong Aso. Paano ba naman kasi madalas niyang makitang binibigyan ni Mang Donato ng pagkain mula sa kanyang sariling pinggan si Basyong Aso. Tuwang-tuwa rin ang buong pamilya sa pagsayaw-sayaw ng aso at pagkawag-kawag ng bundot nito kapag ito'y tinatawag. Paano kaya ako mapapasit mas mamahalin din ni Mang Donato? Kung gagayaan ko kaya ang ginagawa ni Basyong Aso ay mapamamahal na rin ako sa kanila? Tanong nito sa sarili habang nalulumbay na nagpapahingang mag-isa sa kanyang kubo. Tanging mga lamok na umuugong sa kanyang tainga ang kasama niya sa mga tahimik na gabing katulad nito. Samantalang si Basyong Aso ay natutulog sa isang malambot na higaan sa ibaba ng kama ni Mang Donato. Nakatulugan na ni Kikang Kalabaw ang kanyang mga sama ng loob. Medyo nababawasan lang ito kapag muli siyang pupuntahan ni Mang Donato sa umaga at saka siya tatapik-tapikin ito bago bigyan ng almusal niyang damo at tubig. Subalit hindi nawawala sa kanya ang pag-iisip ng paraan kung paano niya mahigitan ang pagtingin ng amo kay Basyong Aso. Isang araw, nakaligtaang itali ng katiwala ni Mang Donato si Kikang Kalabaw sa posting nasa bungad ng kanyang kubo. Tuwang-tuwa si Kika. Ito na! Ito na ang pagkakataon ko! Ang halos pasigaw na wika nito. Kagayahin ko ang mga ginagawa ni Basyong Aso para kay Mang Donato. Tingnan ko lang kung hindi matuwa at mas mahalin pa ako ng amo ko. Ang tiyak na wika pa nito. Patakbong pumasok si Kikang Kalabaw sa loob ng kusina ni Mang Donato. Nadatnan niya itong mag-isang kumakain ng tanghalian. Dali-dali siyang sumugod sa kinaupuan ng magsasaka at ikinawag-kawag ang kanyang buntot na tulad ni Basyong Aso habang patalon-talon at patakbo-takbo. Sa katatalon niya ay natabing niya ang mesa kaya't naglaglaga ng mga pagkain at nangabasag ang mga pinggan, baso at iba pang bagay na nasa mesa. Bigla rin siyang naupo sa kandungan ng gulat na gulat na si Mang Donato habang walang humpay niya itong hinahalik-halikan. Tulong! Tulungan niyo ako! Dahil sa malakas na sigaw ni Mang Donato, ay nagtakbuhang pumasok sa kusina ang kanyang buong pamilya at mga katiwala. Dali-daling hinatak ng isang katiwala ang tali ng kalabaw at dinala ito sa kalapit na kubo. Anong pumasok sa utak mong kalabaw ka? Muntik mo nang mapatay si Mang Donato sa ginawa mo. Magtatanda ka na ngayon at hindi mo malilimutan ang araw na ito. Ang galit na sigaw ng katiwala habang pinapalo ang kalabaw dahil sa ginawa nito. Tunay ngang ang pagiging mainggitin ay hindi nagbubunga ng mabuti. Tingnan natin kung naiintindihan nyo ang ating kwento. Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Kikang Kalabaw, Basyong Aso, at Mang Donato. Para naman sa pangalawang katanungan, ano ang katangian naman ang ipinahihiwatig ni Kikang Kalabaw nang sabihin niyang hindi siya mahal ni Mang Donato? Mahusay, si Kikang Kalabaw ay nagseselos.
At para naman sa pangatlong katanungan, sa paanong paraan naman pinapahalagahan ni Mang Donato ang kanyang mga alaga? Tumpak, si Kikang Kalabaw ay binibigyan ni Mang Donato ng sariwang damo, pinaglulubog sa putikan at pinagpapahinga sa gabi, habang si Basyong Aso naman ay hinahaplos ni Mang Donato sa tainga, kinakandong at binibigyan ng pagkain mula sa kanyang plato. Para naman sa ika-apat na katanungan, tama ba ang ginawa ng tauhan ni Mang Donato na paluin at pagalitan si Kikang Kalabaw? Mahusay, hindi tama ang ginawa ng tauhan ni Mang Donato dahil maaari namang kausapin si Kikang Kalabaw. Sunod na katanungan naman, ngayon, ano naman ang mahalagang mensahe o aral ng pabulang inyong napanood? Magaling! Ang pinakaaral na makukuha natin ay huwag maiinggit sa kung anong meron ang iyong kapwa. Ngayon, upang malaman ko ang lubusan ng inyong natutunan, mayroon akong inihandang mga larawan na kung saan tutulong sa inyo upang mapagsunod-sunod ninyo ang mga pangyayari sa pabulang ating pinalakay. Kumuha kayo ng isang malinis na papel at subukang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 10. Pagkatapos nito, dumako naman tayo sa ating pagsusulit upang tayahin ang inyong natutuhan sa aralin na ito. Maglabas kayo ng isang buong papel at sagutan ang katanungan na aking inihanda. Subukan itong sagutin sa loob ng 3 minuto. Para sa pagwasto, ito ay inyong kukuhanan gamit ang kamera ng inyong devices at ipapasa sa pamamagitan ng messenger chat at ito ay chechikan batay sa pamantayang aking inihanda. Labis akong natutuwa ngayong kaya na ninyong makapagsulat ng inyong natutunan at lubusan na ninyong naiintindihan ang pabula na ating pinalakay. At dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Naway, ang lahat ng inyong natutunan ay huwag ninyong kakalimutan at lalo nyo pa itong pagyamanin. Hindi lamang pagyamanin, kundi pagyabungin at isabuhay nyo din. Muli, ako ang inyong teacher na si Teacher Ben, ang inyong guro. Hanggang sa muli, paalam!